Pochi, 1-year-old ka na. Lumedete ka pa. Yan. Oh, tama na, tama. Hi mga lords, magandang umaga at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga lords, bago tayo magsimula, may papakilala ako sa inyo. At sumisilip siya dito sa balikat ko. So isa to sa pinakabagong mga babies natin dito sa ZNB Exotics. So mga lords, wala pa siyang pangalan. At kung gusto niyo siyang bigyan ng pangalan, i-comment niyo lang sa comment section. So mga lords, ngayong araw na to ay gagawa tayo ng care video for civet cats. Kasi napakarami na nagkakaroon ng mga musang ngayon. At syempre, wala masyadong literature at mga guides sa internet. So, subukan natin gumawa. At itong gagawin natin ay from our experience lang. So, ayun mga lords, if nakabili kayo ng civet cat sa mga legal breeders natin, or kasi marami nag-message sa akin sa Facebook na naka-rescue sila ng civet cat na sobrang liit at hindi nila alam yung gagawin. So, mga lords, sa ganitong age, ito ay few weeks old pa lang. Ito ay dumedede pa. So, kailangan pa natin silang i-assist feed or padedehin. Diba? Dahil lang baby civet cat natin ay few weeks old na. So, ang ginagamit ko ay Cerelac saka yung Cosi na pet milk. Pero pwede pa rin naman magbigay ng mga replacers, yung mga milk replacer ng pusa or aso. Pero sa akin, okay naman na siya kasi medyo malaki na rin naman ang ating civet cat. So, ginagawa ko lang ay naglalagay lang tayo ng Cerelac. Tapos yung mismong water na or yung mismong fluid na ilalagay natin ay yung ginagamit ko yung Cosi milk. Baby, dito ka muna. Ayan. Hinahalo ko lang siya. Medyo malapot yung consistency na ginagawa ko. Pero hindi sobrang lapot kasi hindi naman siya lulusot sa ating Miracle Nipple. So Miracle Nipple yung gamit natin. Ayan. Nakamuin niya na. Oh. So dagdagan ko pa ng konting Cosi milk. Ayan. Dalang baby. Ito ka muna. Pagkatapos, nilalagay ko sa syringe, feeding syringe. Ginagamit ko lang to for few weeks old or yung medyo maliit pa. So, minsan kasi hindi pa nila kaya yung bottle, masyadong marami. Tapos, kung makikita nyo, gustong-gusto naman yung dumede talaga. Tapos na, lakas man ng dumete. Usually, sa gantong size, 30 to 40 ml yung binibigay natin. Isang syringe ko kasi is 10 ml. Ayun lang, baby. Diyan ka muna. Bibigyan ka pa. Bibigyan ka pa. Second round o third round, si baby civet cat natin. Napakabilis lang yung dumede, grabe mga dods. Tapos na, second round. Isa pa? Ito na yung third round. Yan. So pang 30 ml niya na to. So mga dods, after niyang kumain, ang ginagawa ko ay ini-stimulate ko yung genitals niya para maihi, madumi. Ginagawa to usually is from day 1 and few weeks old. Yan. Ah.
Ayan. Kuha tayo tissue. At kasi sa akin na siya tatay. Ayun na. Ayun na nga. Ayan. So ayan mga lods. Nakapag-release na siya ng stool niya. Ano pa? So, para lang ginagawa natin to, para lang ma-stimulate yung digestive system niya na mag-produce ng waste at kumain continuously. Kaya, ayan siya. So, kung nag-aalaga kayo ng aso or pusa at nagawa niyo na rin ito sigurado na mag-stimulate at magpadede ng mga kittens or mga puppies. Mga lods, katulad ng mga puppies and kittens, ang mga civet cat ay kailangan din ng multivitamins upang mabigyan sila ng tamang nutrisyon at mga vitamins na kailangan nila sa paglaki. So, ang bilis lumapit ng ating baby civet cat. So, bibigyan natin siya ng NutriPlus gel. So, ito lang kasi yung meron akong multivitamins dito. Pero kahit anong multivitamins na pwede sa aso at pusa ay binibigay ko rin. So, ang ginagawa ko sa NutriPlus gel ay nilalagay ko lang naman sa syringe para mas madali ko lang siya maibigay. At katulad ng kahit anong mga babies pagkakain, automatic inaantok na rin sila at gusto na rin matulog. Kinukuha ko yung ganitong pagkakataon para makapag-bunting kami at matabihan ko siyang matulog. So ayun mga lods, yun lang naman yung care ng few weeks old. Subukan natin sa 1 year old na civet cat. At may natira tayong gatas. Hi Pochi! Hindi lang ha. Kung naalala pa ni Pochi yung Dumede. So yun Dumede, di pa si Pochi. Pochi, 1 year old ka na. Dumede ka pa. Yan. Oh, tama na nga. Pero syempre, mataas na ang requirements ng ating mga civet cat, lalo na kung 1 year old na sila. So, papakita natin yung ibang mga diets pa ni Pochi. Ito ka lang. Yan. Sa mga staple diet ni Pochi ay ang mga cat food. Yan. Ang mga cat food at dog food ay complete in nutrients na balance ng protein, vitamins, fats, and minerals na kailangan nila for everyday. Doon pwede tayo magbigay ng mga insects. Basta malinis at cultured yung mga insects ito. Katulad ng superworm, dubya, mealworm. Ang mga insects na to ay good source of protein and fats sa ating mga civet cats. Lalo na sa male or female na civet cat kasi nagpo-produce sila ng mga scent glands na nagkailangan nila ng mga oils and fats. Ayun oh. So, naubos na ni Pochi. Alam nyo ba mga lods, in the wild, ang mga civet cats ay nagiging peste sa ibang probinsya dahil kinakain ang kanilang mga manok. So, nagpo-provide din tayo ng chicken. O, saan mo dadalhin yan, Pochi? So mga lods, kung hindi nyo pala alam, si Pochi ay ibang mutation ng civet cat. Ito ang tinatawag ng mosaic. So yung normal natin, yung katulad ng hawak ko kanina, at si Yin. So papakita ko rin si Yin sa sunod na video. So mga lods, bukod sa mga protein requirements nila,
gustong gusto rin talaga nila ng mga saging. Isa sa mga favorite treats nila at favorite snack. Tama ba? Favorite fruit nila ang saging. Dito sa amin, pero pwede kayo magbigay ng mga seasonal fruits katulad ng rambutan, lansones, mangga. Ayan. Ang mga civet cats nga pala ay mga omnivores. So, kailangan makain sila ng mga animal protein and plant-based na foods katulad ng mga kalabasa, gulay, at prutas. Ayan. Nalaglag. At para hindi magselos si Yin, bibigyan din natin siya ng chicken. Ayun mga lods, hanggang dito na lang muna. Maraming maraming pong salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito. At sana nakumbinsi ko kayong mag-alaga rin ng civet cat. Nang legal ah. So mga lods, maraming maraming salamat. Paalam!